Okay, so may pag-uusapan lang tayo saglit. So kung makita nyo, medyo madami-dami tayong contamination sa batch na to. Batch pa to, 23. Yan. So recent lang to. Ang nangyari dito, ito yung brown oyster mushroom, F0, mostly F0 yan. Pero mapapansin nyo, bakit napakataas ng contamination rate niyan? Actually, napaisip din ako kung bakit. So, yung time na yan, ito yung first time na gumawa ako ng F0 ng brown oyster mushroom. So, ang napansin ko doon sa stem niya, brittle or parang malutong. Hindi siya katulad ng white oyster na madaling balatan. So, yun yung isang naging challenge sa akin nung nag-inoculate ako. Inisip ko kung paano ko siya gagawin. Ang isang problema ko pa, yung mga tools ko, hindi ganun ka-steady, lalo na yung cutter ko, masyadong malaki para gamitin sa pag-cut. Kaya most ng inoculation ko, binabalatan ko talaga siya by hand, gamit tong daliri. Sobrang brittle siya. So, ang ginawa ko, kinaskas ko yung mismong stock o yung stem ng brown oyster mushroom. So, kinaskas ko. Sa palagay ko, yun yung mali kong ginawa sa time na yon. Ang possible na nangyari kasi, since outer cover yung kinaskas ko, nandun yung mga bacteria na iniiwasan natin, kaya tayo kumukuha ng tissue sa pinakaloob nung stem or nung stalk nung mushroom. So, ayan. So, bakit kalat-kalat sila? Actually, mga 3 or 4 days na to. Napansin ko na to 3 or 4 days ago pa. Hindi ko lang na-videohan kaagad. So, lilinisin ko to pagkatapos itong part na to. Ang nangyari dyan, sa palagay ko, since kinaskas ko siya, hindi ko siya hiniwa para kinuha yung pinakagitna ng stem. Nasama ko yung mga possible contaminants nung nilagay ko yung tissue sa loob. Tapos, nung nilagay ko yung tissue sa loob, shinake ko pa to. Kaya, yun yung isang big factor kaya madaling kumalat yung contamination. So, yun lang naman. Lesson learned. So, yung next batch ko ng brown oyster na direct culture, ibang process na ginawa natin. So, kinuha talaga natin yung sterile part ng mushroom tissue. So, ayan, dami. So, dispose na to. So, ang maganda niyan, since jarang gamit ko, pwede ko siyang i-reuse ulit. Sterilize mo lang ulit. Linisin. So, yun nga lang, itong mga crack corn na to, dispose na. Hindi mo na yung magamit. Yung container na lang. Tsaka itong micropore tape, dispose na rin to. So, linisin lang ng maayos para sa future na ilalagay natin dito. Okay? So, yun lang naman didiscuss natin sa recent contamination ko. And, kung paano ko siya tin-troubleshoot or kung paano ko siya inalam kung anong naging cost niya. Sa palagay ko, yun lang naman eh. Dahil kinaskas ko siya. Dapat talaga, hiniwa mo, kinuha mo yung pinaka gitna. Okay, so, sana may natutunan kayo doon. So, sa mga process nyo, dapat alam nyo kung ano yung ginawa nyo. At ano yung mga possible na magko-contribute sa mga ganitong klaseng result. So, naging alarming siya. Kaya, inisip ko kung anong reason. Kasi nga, andami. Usually, out of 10, magkakaroon lang ako ng isa or wala na contamination. Pero dito, ang dami. Okay? So, yun lang naman. At, bye-bye!